Lahat tayo mahilig sa kape. Mahilig ka sa kape? Ang kape! 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 Ang sarap ng kape sa umaga, tanghali, gabay. Ay, maulan. Maulan, ang sarap ng kape. Sarap ng kape! 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 At marami na rin nagko-comment nito. Medyo hindi ko naman sineseryoso nung una. Kape daw sa ulam, pare. Kape sa ulam, pwede ba yun? Hindi, nilaro namin yung idea ng konti, no? Eto, bago tayo magsimula, kasi alam nyo na yung gagawin natin ngayon, eh, kape sa ulam, mag-i-integrate tayo ng kape sa ulam. Ganun kasimple, di ba? Ngayon, ang tanong dito, ginagawa na ba yung bagay na yun? Hindi ba alam? Yes, ginagawa na siya, oo. Meron tayong tinatawag na red eye gravy. Alvin, labas mo yung cellphone, baka sabi mo nag-invento na naman ako. Search mo, red eye gravy, pulang matang sarsa. Oh, meron. Di ba? Ano sabi dyan sa red eye gravy? Red eye gravy is a thin sauce, often seen in the cuisine of the southern United States, associated with the country ham of that region. Other names for this sauce include poor man's gravy, bird eye gravy, bottom soup, cedar gravy, and red ham gravy. Pwede ako nagkakamali, ang proseso kung paano gawin ang red eye gravy ay magtutos sa halimbawa ng sausage o kaya ham o siguro kung ano mga cold cuts. Tapos ididiglaze mo yung pan gamit kape. Di ba sabi thin sauce siya? Tapos yun yung ibang sasabay mo. May history pa yan kung bakit pero hindi na mahalaga. Pero ang gusto ko lang sabihin dito ay ginagawa na yung bagay na yan. Ang tanong lang, e papasok ba sa panlasa natin yung bagay na yan? Ngayon, kung iisipin mo kung ano ang attitude ng mga Pilipino towards sa kape. Ako, pag nagkakape ako, black. Wala asukal. Kasi may sakit ako. Pero kung hindi siguro dumating sa point na may sakit ako, baka nag-aasukal ako sa kape. Baka sakaling kakampi kita. Gusto mo magka-diabetes? Hindi ba? Natatanong lang, survey lang. Karamihan sa atin, ang nagkakape talaga may tamis. Aminin natin. At wala naman siguro masama doon, pwera na lang kung Alvin ang pangalan mo. Doon tayo nagkakaproblema eh, kasi sarap mong kanain eh. Nag-isip tuloy kami, ano ba sa tingin namin yung mga ulam Pilipino na pwedeng pasukan ng kape? May nagsuggest kanina, papaitan daw kasi mapait daw ang kape. Sino nagsabi nun? Magtaas ng kamay. Iyan, pero naisip din namin yun. Oo, si Iyan yung naisip din namin yun. Ang problema kasi doon, hindi pa namin na-try ito. Ang problema parang kasi doon, ka eh, pero parang minawi. Hindi, eto ah, i-explain ko kung bakit hindi siya okay. Yun yun. Kasi malakas ang flavor ng kape. Hindi lang siya pait, may kasama siyang flavor. So, medyo hindi yung tugma. Pre, parang humihip ng kaping may laman loob nun, pre. Ngayon, isipin mo yun. Isipin mo yun. Hindi, may asim ng konti yun, tsaka... So ngayon, inisip namin, ano ba tingin namin yung mga pwede? Feeling ko kasi, babagay itong kape na to sa mga deep flavors. Sa mga medyo sarsa, ganyan. So ang gagawin natin ngayon ay chicken barbecue na may kape, adobong baboy na may kape, tapang malabon na may kape. Pwede kayong gumamit dito ng kahit anong kape, kung anumang instant ang gusto nyo. Pero itong gagamitin namin, padala kasi dito eh. Ang ganda eh. Galing sa mga kaibigan ay mula Dilongi, ito yung... La Specialista Prestigio. Gagamit talaga tayo ng beans. Ito nga pala yung beans namin. Di pwede mong gawa. Talagang coffee beans dapat. So dito manggagaling. Pero kung wala kayo neto, okay lang. Pwede naman kayong gumamit ng instant. Kasi malamang may instant kayong kape. Wag lang muna siguro 3-in-1. Oo, may gatas-gatas na kasi yun eh, di ba? Kakargahan ko lang to. Ang barbecue na gagawin namin, ito pinaka-safe eh. At least para sa akin kasi sure na malambot. Chicken thighs, pare. So nakahiwa na yan ng pang-barbecue. Parang ganito rin yung ginawa namin kala niyana. Tinuruan ako mag-sayaw doon, di ko na masyado nilalabas. Di ko na masyado nilalabas. Baka mayabang ang mga tao sa akin eh, di ba? Yabang? Pero bago pala yan, gawa muna tayo ng kape. Kasi kailangan ko tong ano, panamigin ng konti. Kasi baka masira yung manok natin eh, di ba? So sa strength ng kape, kayo na bahala. Pero tingin ko talaga babagay ito, pre. Sorry talaga, baso nilalagay dyan ha. Pero ito ilalagay ko. Ang knock-knock natin ngayon. Kape. Kape. Hindi. Ano? Prestigio. Hindi. Kape. Dilongi tayo. Sige. Dilongi. Hindi. Pwedeng kape. May bonus ka pag Dilongi. Sige. Knock-knock. Dilongi. Dilongi. Anong paki mo? Dilongi. Ko. Tama. Knock-knock. Oy. Who's there? Dilongi. Dilongi who? Dilongi ka. Dilongi ka. Ay! Maganda yun. Maganda yun! Parang naman maganda ito ah! Yan yung knock mo. Who's there? Dilongi. Dilongi who? Dilonging winding road. Okay. Sige. Okay. Yeah. Okay. Oo nga eh. Anyway, ito yung kape natin. Gawin na natin yung marinade natin dito para lumamig na siya. Diba? Kamalansi. Kape. Ay, kape! Toyo! Toyo! Sorry. Nor. Liquid seasoning, pare. Pang-professional. Diba? Mas makakatipid kayo dito.
Ketchup. Banana ketchup dapat. Kung gusto ko mag-tomato, di blaha ka sa buhay mo, di ba? Pero ano talaga? Ginawa ko na dati yun. Oo. Okay lang. I mean, kung hindi mo sasabihin, hindi malalaman, pre. Okay. Oh, bawang, naka-chop. Smoked paprika. Lalagyan ko nito kasi baka hindi natin ulingan to. Noong nakaraan nag-uling tayo dito, pre. Nag-ihaw tayo dito. Nag-Bagyo. Nandito si Malupiton, di ba? Examen ka naman. Oh. Meron akong kwento kay Alvin habang naglalagay ako ng asukal dito. Oh, may trabaho na ba tayo nun? Basta nakatambay tayo dito. Unang taon kasi wala tayong mga trabaho. Wala tayong mga trabaho niyan. Tambay lang kami diyan. Bay, nanonood ng ano, MasterChef. Yan, mga ganyan. Tambay lang kami. Tapos ko ano ingredients diyan lulutuin. Doon ko nalaman na pancit canton pala, yung pancit canton na ano ah, yung pampansit talaga. Pag nilagay mo na oyster sauce, lasang pancit canton na siya. Oh, doon ko tatay yung risotto natin. Anyway, nagsisimba kami every Sunday. Tapos ako sa likod lang kasi darating kami medyo late na. Kami ni Alvin sa likod lang na ganyan. Tapos si Lubi, yung tropa namin isa, papasok talaga doon. Andiyan lang kami sa bandang likod. Alam mo yun, yung simpang labas? Oo. Oh. So, nakaganyan lang kami. Tapos, di ito yung parang aisle. Eh, pumasok dito, matanda. Tipikal lang naman. Igalakad yung matanda. Tapos, nung dumating siya, doon sa area na walang tao, hindi na nakakumpul, yung nasa gitna, kala mo ikakasal siya. Nung kala mo ikakasal siya, nasa aisle lang talaga siya, malaking simbahan namin doon, San Bartolome, ha? Gumanto bigla yun. Nakaganyan kami ni Alvin, ha? Gumanto bigla yung babae, oh. Tapos si Alvin, ano yan? Ano yan? Nagsasama ng demonyo? Oh, legit yan, pre! Legit yan, di ba, Ben? Legit talaga nangyari yun. Admitted, di nung nandun ka sa sitwasyon, medyo nakakatakot naman talaga. Wala mong ipigil! Sino pipigil na si father pa? Di ba? Walang pipigil sa kanya. O, kala mo talaga, nadodrawing ng ano, pentagram sa sahig. Tapos, tapos biglang ano, may lalabas sa demonyo. Legit yan, pre! No joke yun. Di ko nga alam kung paano natigil yun, eh. Umalis na lang ba siya kasi walang lumabas, hindi ko alam, eh. Anyway, paminta. Medyo marami. Mangko. Kulang sa asim, tsaka sa alat. Tsaka kulang pa sa kape. Kailangan malasahan mo yung kape. Nagkape ka pa kung di mo malalasahan, di ba? Okay. Ayan natin yan. Yung tsaka pre, kung isipin mo kung ito magagawa ng mabuti, hindi ito mahirap i-integrate kasi yung kunyari instant na kape, pambahay, mura lang yun eh. Oh. Di ba? KMT. Ayan. Mas lasa mo ng konti. Dito. Pero hindi ko alam kung magta-translate ba yung dito. Pero kasi, pag nag-iihaw kami, pahid-pahid pa yan. Yung pahid natin mamaya, may kapay pa rin yan, di ba? So, buhusan natin yan, Dian. Yan. Ngayon, eto aminin ko. Hindi namin ito mabababad overnight. Kasi wala kaming oras. Gusto namin kainin to, di ba? So kung ano lang kumapit na lasa sa kanya. Sa mga ano commercial na production, say Tocino, Tapa, yung mga commercial talaga, yung mga malalakihan. Meron sa tinatawag na meat tumbler. Drum yan, na may karne, na nakahiga, nalagay timpla doon, tapos ganun-ganun. Hanggang ma-absorb lahat ng karne kung ano man yung liquid doon. Parang binubugbog yung karne. That way, lumalambot din siya. So gagamitin natin itong mixer na to, pero hindi naman talaga essential yan. Kami lang kasi wala kaming oras ngayon dito. So lalagay natin siya sa mixer. Mas maganda sana mag-apply ito sa baboy kasi may chance na humiwalay yung ano pre, balat ng manok, eh ayaw natin yun eh, di ba? Sa baboy kasi wala, hindi masyado mangyayari yan. Pero yan talaga, mamimili tayo. Pero kayo sa bahay, babad nyo na lang overnight ha. Pero kung may mixer kayo, try nyo ito pre. Hindi lang cookies at tinapay ang kayang gawin yan. Level 1. Ganyan lang yan. Paikutin lang muna natin to. Mamaya papansin nyo. Kukunti yung sabaw niya. Pero papaikutin ko lang to. Siguro 15 minutes. Tapos babad na lang namin dyan. Matagal-tagal din. Next natin lulutuin habang naririnig nyo pa siguro, no? Ayan, yung ano natin. Barbecue natin. Ngayon lang siguro kayo nakakita ng barbecue minix. Pero effective yan, pre. Promise. Isa pang tingin kong babagay talaga sa kape ay adobo. Deep yung flavors niya. Tapos parang medyo, ano to ha? Medyo adobong. Hindi to yung tuyo, pero hindi sabaw na sabaw. Sarsa-ish, parang ganun, diba? So, meron tayo yung ano dito, liempo. Tinanggal ko lang yung buto, pero isasama ko pa rin sa luto yan kasi maglalabas ng ano yan, ng lagkit yan. Kung gusto yung gumamit ng kasim dito, eh, nasa sa inyo yan. Pero pagka-adobo, liempo talaga, pre. Diba? Omsim! Nagayin na natin yan dyan. Konting mantika lang. Konti lang kasi, liempo yan, huwag mamantika yan, eh, diba? Sige, gisa lang muna natin to hanggang magkaroon ng browning. Marunong naman kayo mag-adobo. Hindi na bago sa'yo. That is not new to you. Ay, teka lang. Bago mo ikat yan. Iyan, tinan mo to. Hindi ka lalapit? Ganyan ka-advance ang Ninoray Video Production. Okay na, balikan na doon. Nakita na.
Hindi. Pakita natin. Ayan, no? Medyo nangunti na yung sabaw, tsaka mas lumapot siya. Meaning na ano na talaga. Na-absorb na. Pero pagpapatuloy ko pa to, pre. Mga, ewan hanggang mamaya siguro, di ba? Balikan na. Ngayon nyo lang nakita tong angle. Kala nyo, si Ian steady lang. Gumagalaw talaga yan, pre. Hindi kita pinahirapan, pre. Pinakita ko lang sa ano, yung kapasidad mo bilang videographer. Pinakita ko lang talaga sa kanila. Isang masigaw mo palakpakan naman para kay Ian. Unus! Ha? Hoy, inay-inay kayo dyan sa mga bonus sa Angeles na yan. Naniniwala na yung nanay ni para po sa nanay ni Amidi, biruan lang po yun. Wala po talaga saho dito. Wala po. Konting browning lang, yatin ang bawang. Paspasan na lang to kasi adobo lang yan. Feeling ko masarap to. Ito nga pala adobong gagawin ko, ano ha? Yung adobong malagkit, adobong matamis. Oo, yun ang masarap. Sarap yan dahil dyan, knock-knock. Hoy! Nakatingin pa sa cellphone, no? Nakatingin pa sa cellphone. Okay, nagpasalan ng lyrics, pre. Kaya pala ang tahimik nito kanina pa. Oh, who's there? DeLonghi. DeLonghi who? Machito, sa gobe kantata, masala hitari. DeLonghi! Maganda yun, pre. Maganda yun. Unang-unang knock-knock yan na hindi Tagalog, hindi English. Ang kapay. Para 8 shots to. Bali, 16 shots. Sige, tagising ka dito, par. Matulog na yun, ah. Teka nga. Yata yun. Kopi dobo. Pero siyempre, may ano pa rin yan. Adobo components pa rin talaga. Tulad ng toyo, di ba? Suka. Yan. Tubig. Paminta, siyempre. Dahon ng laurel. Tapos, lagyan ko na rin ng asukal. So, very typical adobo lang talaga to. Nilagyan lang talaga ng kape. And yun mismo yung gusto nating malaman dito, di ba? Kasi, pre, yung kape, yung lasa niya, strong enough yan para makapagpabago na isang buong dish, di ba? So, yun, palambutan na muna natin to. Tapos, yung susunod nating dish, palambutin din. So, gawin na natin yan, pare. Ito ang gagamitin natin tapa, pare. Kabayo. Ngayon, initially, baka lang naman talaga dapat ang gagamitin namin. Pero kasi, pag dito sa Malabon, sila yung mong tapa, kabayo talaga. Pag bumili ka ng kabayo sa Malabon, dalawa yan. Yung sariwang karne at eto, yung may asin na. Dalawa lagi yan. Yung may asin, may kita mo yung nasa 30, tapos nagsasabaw yun. Kasi nalagyan na siya ng asin eh. Tsaka ano pre, expertly nakahiwa na siya ng manipis. Tinan mo. Pang tapa na talaga yan. Ngayon, eto mga ganto. Anong nangyari dyan? So, nakuryente po si Ian Jimena. So, ano, hanap na ba kami ng bagong videographer? Ah, hindi ba ako namatay? Okay. Kasi superpower lang. Okay, sige. Buti sa lang. Sa lang, hindi. Para lang patunayan natin na hindi na siya kailangan palambutin. Kasi madalas, ganun yung nabibili. Ngayon, kung hindi ganun, papalambutan natin. Ganyan lang ang luto nun. Ngayon, tikman natin kung malambot na ba. Mainit. Ayan, tignan nyo. Ito ang lasa ng tapang kabayo. Asin lang talaga siya. Tapos doon mo malalasahan yung qualities ng ano talaga. Nung curry talaga. Ngayon, pwede siya lutuin na parang, alam mo yung mga tapang baka sa mga commercial, yung medyo malambot na, yung pinakuluan na. Pwede. Pero hindi na namin gagawin dito yun kasi, yung ganyang klase na kunat, yung ganyang klase ng chewiness, gusto namin yan kasi, mentors kinunguya mo, kumakatas yung alat mula doon sa karne. Ngayon, pagkabili namin doon sa kabayo, pinamitenderizer ko rin kay Amidi yan, na hindi na naman necessary, pero lang para mas malambot. Yun lang, diba? So, hiwain natin yan na strips. Strips, ha? Hindi strips, magkaiba yun. Dito talaga, no? Ito yung nakagisa naming tapa ni Rani. Ito, itong tapa na to, tapang bahay yan. Pero ang tapang karinderya, yung nabibili sa may plaza ng hulo. Yung medyo mas makakapal yung hiwa ng konti, tapos sobrang tamis, tapos talaga nagsiswimming sa mantika, pre. Masarap yun. Di ba ganun din magtapa tito mo? Meron tito si Alvin na merong sikat na kainan sa palengke dati, na ganun din yung tapa nila, di ba? Kawaling mainit na may mantika. Gaya na natin yan. Masarap talaga ito, magkakaroon ng konting tosta. Basically, pre, igigisa lang natin yan, tapos titimplahan natin. Ngayon, yung mga tapang ano, pre, yung mga tapang matatamis, usually ano yun? Braised talaga yun. Pinakuluan sa tamis yun. Pero dahil eto nga, hindi na namin balak ganun eh. Pakakapitin na lang namin sa labas yung tamis na ito. Medyo mahinang apoy lang. Actually, tinan mo, dahil nga kumatas na yung tubig niya, kasi naas na siya, tapos pinastay sa tray. Hindi na siya nagtutubig, pre, oh. Tinan mo, wala, oh. Walang tubig. Oy! Alam ko yan, ah. Is that? Hindi, pare, alam ko yan. Yan ay comment of the day. Sino ba yung comment ng comment na yan? Tsaka bakit may coke dito, ha? Sabi ni Uchi 3826, kailan lang ako nanood ng mga video mo ni Nung Rai? Ay, tignan natin pa. Kailan lang ako nanood ng mga video mo ni Nung Rai kasi sa isip ko dati ang haba ng video katamad panoorin.
Ngayon, magmula umaga pagkahatid ko sa anak ko sa school, video mo pinapanood ko maghapon na yun. Mm. Madalas uuwi partner ko sa gabi, sabi niya, hinong ray na naman yun. Wala nung medyo nawalan ako ng gana manood sa K-pop, eto nakapalit, nakakaalim yung kulitan nyo, yun yung pinaka na gusto. Teka, tayo yung pinalit niya kay Jungkook. Pre! Diba? Yung mga K-pop, pinalit niya sa K-pop pangit. Kayo lang. Sorry. Pero K-pop pa rin pinapanood nun, si Shindong ka. Sorry, nika. Pero maraming salamat, di ba? Eh, naiintindihan ko naman talaga na yung haba ng videos namin, hindi talaga para sa lahat. Naiintindihan ko yung bagay na yan. Pero ang dahilan kung bakit kami nagmamahabang videos, para hindi nyo maramdaman na binibitin ko kayo. Tama. Di ba? Bigyan na namin sa inyo lahat yan. Yung iba, nagpa-part 1, part 2 pa. Dati nagpa-part 1, part 2 pa kami. Pero sabi ko kay Jeje, di na. Bigyan mo na lahat. Kahit isang oras yan, yamo. Panoorin nila. Eh, pinapanood naman. Di ba? Tsaka ano, ang mga madalas ko naririnig pag nasa labas tayo, ni Noray. Ginagawa ko pampatulog yung mga video mo. Paano? Kasi marami pampatulog eh. Marami pampatulog mo, di ba? Pero kung paano man kayo patulogin ng mga video sa ginagawa namin dito, okay na, maraming salamat. And ikaw, sana bukod sa nanonood ka dito, sana ina-apply mo rin yung mga natututunan mo. Kasi in its essence, ang Ninong Ray naman talaga ay ano, cooking channel. Di tayo lifestyle, di ba? So dapat may napupulot kang bagay dito. And again, maraming salamat. Sana kahit 5 oras na yung video namin, panoorin mo pa rin. Ngayon, ayan, medyo ano na siya. Wala na masyadong tubig yan, pre. Parang mantika na rin kumukuloy. Malapit nang matuyo yan. Eh ngayon, eto. Yung tapang ganon, yung ginanon lang, halos parang medium rare yun eh. In the sense, hindi mo naman talaga siya tutusahin ng malalang malala basta magkaroon ng browning. Kung sakasakali, kasi medyo i-braise din natin to kasi may mga liquid to, di ba? Kung sakasakaling magtitigas siya, kasi na-congratulations, saka namin itutuloy sa braising yung luto. Pero malalaman natin yan. Ayan, halos mantika na lang yan, oh. Ito yung gagamitin namin kape ngayon. Yung granule spray. Yung typical na instant, di ba? So, lagyan na natin yan. Tapos, nakalimutan ko para lalagay ko na rin bawang. Paminta. Mas maalat na nga kasi ito eh, di ba? Mas aalat pa yan kasi natuyo siya, mas nag-concentrate pa, di ba? Kukompensate talaga natin ng konting asukal to. Konti lang. Hindi katulad nung tapang matamis talaga. Okay na to, pare. Okay na to. Again ha, itong tapa na to medyo matigas to. Kung gusto nyo siyang i-brace, pwede naman. Pero ito ang tapa dito eh. Ito yung tapang malakas sa kanin. Ito yung tapang congratulations na bawat kagat mo, kumakata siya, di ba? Ano sa usawa nito? Suka patis. So, kahit ano, basta maasim, di ba? Habang nakasalang yung mga bagay pa natin, dahil okay na to, eh, tikman na natin to, di ba? Pahinga mo ng plato para may plating na yan. Break na yung pagkatapos mo. Break ulit egg mo. Uy, tawa kayo, para kunyari joke, hindi totoo. Talabiro talaga ako, no? Oh, pare, simpleng-simpleng tapa, di ba? Bagay nga kaya ang kape sa tapa. Paano natin malalaman, pare? Tikman mo muna natin yan, pero Jerome, slow mo ka muna, konti lang, nabubulol ako. Nabubulol ka, pre? Okay. Nabubulol, oo nga. Ito siya, par. Napakasarap. Amoy. Hindi mo na amoy yung kape. Amoy mo na yung patis at suka. Pero eto, amoy kape. Pero lasa ba yung kape? Yay! Hindi kita tinuturo para kumain. Tuturo kita kasi parang lumulunok ka na sa hangin, pre. Malasa ka niya. Makakala ko, kalulunok. Malasa, sumisir pa ako ng kanin. George. Kung sa lahat, masarap siya. Napakadaling lutuin. Ginisan mo lang kasi yung baka. Diba? May konting tamis. And dinagyan ko siya ng tamis kasi may kape, pre. Mapait. Kung eto, maalat lang. Tapos dinagyan ko ng kape. Mapait dyan, diba? Salamat, George. Aling. Grabe, ang sarap! Hindi nga. Okay sa'yo. Lasa mo yung kape. Mm-hmm. Okay. Dati kasi, tindahan ako yung Alvin, naka-inam. Paborito yung tapa nila doon. Mm. Bibili ako, ang mahal pa. Nga, mahal ka rin yung tapa talaga. Premium na ulam yan, pre. Kasabayan ng kaldereta yan sa mahal. Nag-OJT ako, dadamo na ako doon. Bibili ako ng tapa. Ayun yung kakainin ko. Puno nakailang kanin ako noon. Sa isang order ng tapa, nakailang kanin ka? Lang. Tatlong kanin. Pero, hindi ganito yun. Hindi ganito yun. Pero yung kabayo kasi siguro yung inaan. Hindi ko alam eh. Yung kabayo yun nalang. Kabayo ba yung tapa nyo? Kabayo. Kabayo. Ewan ko kung taga Malabulan ba ang nakakalasa ng kabayo. Tignan nyo, nauulo-lo, pre. Kakarera na mamaya yan, di ba? Yung itim na ano, yung gagawin mo sa kanin. Kahit walang laman, yun lang. Oo. Yung nakakumpol. Di ba may tamis ng konti yun, yung kala-Alvin? Matamis yun. Oo, may tamis yun. Actually, hindi siya may, matamis. Parang tusinong kabayo. Oh, parang ganun. Parang ganun. Pero, ang sarsa niya, parang ano, no? Adobo, meaning sabaw mantika. Yun, ganun. Oo, ganun siya. Mantika, itim na sabaw, tapos
Maitim na sabaw. Ah, maitim na sabaw. Eto, medyo malayo-layo siya doon kasi tuyo talaga to. Tuyo talaga to. Pero, kuha mo kasi kabayo, di ba? Yung buka na, makakain ka mamaya. Huwag kang mag-alala, ha? Makakain ka. Masarap to. Okay siya sa akin. Ang problema ko dito, nandyan man yung kape o wala, masarap siya. Yun siya. Parang hindi mo siya hahanapin. Kaya nga. Datapaking. Eto gusto mo eh. Eto gusto mo pre, mga congratulations eh, di ba? Oo. Tatlong kanin na subo, makunat pa rin yun. Oo. Yeah. Ano masasabi mo dyan? Hot. Okay sa'yo. Pero parang hindi mo na nga alam nasaan yung kape. Exactly. Pero may konti kang pait, pero hindi kape. Alam mo kasi pre na may kape, sinabi ko kasi sa'yo eh. Pag hindi ko sinabi may kape, hindi mo malalasahan yung kape. Ngayon, ano ba? Bakit ba natin ginawa tong bagay na to? Na-elevate ba? Yung tapa, ano nilagyan yung kape? Hindi, parang hindi masyado eh. May naidagdag ba siya? Oo, nandun siya. Lasa mo siya. Bagay ba siya? Yes, bagay siya. Pero konti lang. Medyo disappointed ako dito. Masarap siya. Pero hanggang dun lang ba? Pwede nyo i-try to, pero feeling ko mas maganda yung magiging resulta sa mga susunod na dish natin, di ba? So palambutin lang natin ang mga yan, tapos ayun, pwede natin tikman. Tignan niya, pre. Parang isang araw binabad yan, no? Kapit na kapit yung kulay. Hindi ko na napakita kung paano ko tinuhog mag-isa yan. Ah, ikaw ba? Oo, ako. Ako lang talaga. So, ihawi na natin yan. So, mantika. Punasan lang natin to. So, again, may mantika dito. Lagyan natin ang ating espresso. Lagyan natin ang asukal sana, pero hindi, parang hindi ko nalutuin. Honey na lang. Toyo. Kamalansi. Ketchup. So, pinahiran ko na ng mantika yan. Salang na natin. Stick, ibababad nyo mabuti sa tubig bago nyo iihaw kasi masusunog po yan. Ito pala, gusto ko lang i-address yung bagay na to. Kapag gumagawa kayo ng pamahid sa para sa barbecue, no? Kahit anong bagay na iniihaw nyo, liyempo man yan, tandaan nyo na yung pamahid nyo ay pinapahid nyo sa hilaw tapos sinasausaw nyo dyan. So make sure na yung pahid nyo, maluluto nyo uli yung bagong pahid nyo. Kasi kung hindi, may katas ng hilaw na manok o baboy doon. Hindi maganda yung bagay na yun kasi promise pre, baka mag-ebs kayo niyan, di ba? Okay? Palabasa si Satanas, luto na to. Iyan. Parte na mo. Amoy pa ba yung kapay? Amoy mo ang kapay. Oo! Amoy lang. Amoy mo pa ba? Para ketchup na inaamoy ko eh. Di ba? Oo. Eh, paano natin malalaman yung, ano, yung tamis? Ano, tikman na natin niya. Pero Jerome, slow mo ka muna. Kunti lang. Hindi talaga kaya. Kunti pa. Kunti pa. Lasing na eh. Lasing na. Lasing na. Ay, nanununto ka kaagad. Lalapit pa lang ako. Angkat mo na yan. Parang masarap. Tapos, mas lasa mo yung kapay. Ngayon, bakit kaya? Kasi, bukod sa marination niya, may pahid din. Paulit-ulit na pinapahid. Oo, paulit-ulit na pinapahid. Yung siguro on average, per barbecue, baka nang 6-7 beses pinahira, no? Kasi every time binabaliktad eh, di ba? Tapos, maganda dito, pre. Kahit hindi siya niluto sa uling, parang niluto na rin sa uling. May ganun siya. Come on down. Bakit bawas yung bigay mo sa akin? Ikaw na nga. Baka sabihin, share na naman tayo ng kutsare, ayan. Share na lang ng kamay. Share na lang ng kamay. Isa pa, kabulan mo. Isa pa. Konti, pre. Ay, konti, but... Sobra. Sobra, okay. Tama lang. Para lang yung yan. Baby bear sa Goldilocks. Tama, I'm just right. Tama. Ano ba? Lasa mo yung kape. Bagay yun pa. Bagay siya. Mas lasa siya. Ngayon, eto. Yung kanina, kunyari kinlay mo, coffee tapa. Gimmick. Sabihin ganun, gimmick. Pero eto pre, hindi to gimmick. Pasok to. Ay! Nagbablog dito! Ano ba to? Kung eto ba, ay ilalagay mo lang sa... Eto, masarap din na pagkain. Sorry. Kung eto ba ay ilalagay mo, eto kasi inihaw to pre. May mga sunog-sunog yan. Di ba? Masarap. Tsaka di ba, parang lasang uling na rin talaga. Siguro, ang galing nun pre. Eto na lang siguro ah. Kung mag-iihaw kayo, tapos wala kayong uling, lagyan nyo ng kape. Kuhas. Ewan ko. Matawa ka. Halika dito. Ay mo maniwala eh. Halika dito. Pre, wala tayong uling. Pre, legit. Ah, tikman mo. Kita mo ah. Ano lang, gas lang pinanluto dyan. Parang lasang uling na rin. Ano ba yan? Ano ba binili? Pinuli mo. Kakaya naman yung saging mo. Ba yan? Diba? Kaya ba ito masarap? Kasi matamis siya. Initially yun talaga yung nasa isip ko. Ngayon, kung ito bang ay ilalagay mo, halimbawa lamang, sa inihaw na liyempo na yung asin lang, lalagyan mo ng kape, babagay ba? Parang hindi eh. Ewan ko ah. Hindi ko sure. Hindi ko pa nasusubukan. Pero kasi,
inihaw na liyempo na asin lang, na inihaw, masarap yun. Oo. Sobrang sarap nung bagay na yun. Kasi pagka wala siyang asukal, pre, na isasagad mo yung ihaw niya, hindi siya nasusunog agad. Maaari yung pang mapalutong yung balat. Ngayon, eto, feeling ko talaga gagana lang siya kapag medyo matamis. Alam mo kung saan pa feeling kong bagay na inihaw to? Sa inihaw na puset, na matamis yung timpla. Sa dalawang recipe na ginagawa natin, mas okay yung kanina, yung una, yung tapa. Pero mas okay to, di hamak na mas okay to para kaya i-try nyo to kasi hindi kayo mapapahiya. Eto pa, pag hindi nyo sinabing may kape, hindi nyo sinabing may kape, ang sasabihin lang nila parang, ay, ang sarap ng barbecue mo. Meron pa tayo huli, pare. Ay, meron pa ba? Oo, and, ano nga na, patay na nga pala to. Ha? Ito, ang ating adobo. Adobo ka, ay, pre, nagmantika na. Eto pre, hindi ko na to natikman uli. Kasi yung mga ganitong klase adobo, parang mahirap mo ng habulan eh, di ba? Kasi ito yung tuyo na siya eh, di ba? Ayan. Ang itime. Yung mga ganyang pagkain. Hindi na ginagarnisan yan, pre. Yan na mismo yan, di ba? Pagka tumatawag, sumusuntukin ko buong kanwa. Ay, hindi ba, sir? Huwag na pa. Natutulog na sila. Sorry. Ah, eto na pare, ang ating kapedobo, di ba? Mukha naman siyang masarap. Amoy din naman siyang masarap, pero ang tanong, masarap ba? Paano natin malalaman yan? Kupa mo muna dyan. Grabe yung taba, oh. Grabe! Oh, hindi na ako yun! Sir! Uy, abuli mo yun. 35 na yun, matampuhin na yun. Sir! Sir, okay na... Okay na kami, nagkausap na kami. Grabe, ang bilis nun, sir ah. Nagkausap na kami. Lahat naman ang bagay na dadaan sa madaling usapan. Pero again, tingnan natin itong taba na to. Oh, ang jiggly, oh. Kaya natin, Dayan. Amoy kapay. Knock. Oy! Who's there? Hello, Mi. Is this still so hard to believe? Come back, baby, please. Cause we belong to you. Okay. Ikaw na lang, par. Naghahanap pa ng knock sa Google, oh. The perfect pa, eh. Sobrang mataimtim yung... Kasi yung mga hindi nakakaisip ng knock-knock dito, binapatukan. Tama. Ay, eto. Halo ng taba at laman. Ayun, tira mo yan. Ano yan? Gelatine, ha? Ay, bawal sa aso ang kapay. Sasabi ko sa'yo. Guys, so, kaya pala kape yung content natin. Bakit? Pag binaligtad yung P, tsaka yung K, ano yun, Bin? Ah, bakit? Ay! Pake sa ulam. Tapos yung magsiserve sa'yo, may pake. Ako! Hindi nakatawa. Ay, ano yan? Ay. Ang lamb out, diba? Sa adobo ba nang sasawsawan ka? Hindi. Ako, patis. Ay, ano yan? Utensil drop. Parang, mega dito. Gusto ko na ako sa ano eh. Wag na. Gusto ko na mali. Anong gusto mo? Hating laman tsaka taba? Yun. Ha? Ang taba nga. Hindi nung... Ay! Hindi! Masensiko mo, dede ko. Lasa mo yung kape. Lasa mo yung kape. Andun siya. Tama. Actually, maganda siya. Hindi ko alam kung paano siyang i-describe. Pero may ibang dimension nga siya. May something eh. Kumbaga langit, impyerno, something else. Parang ganon. Tamis alat tsaka something else. May ganon siya, di ba? Pag binenta ko ba ito sa restaurant na coffee adobo, matatanggap ko ba yung kinuha ko? Like, order ako sa coffee adobo, lasang kape ba para sa akin? Nandun ba yung coffee at adobo yung adobo? Yes. Nandun siya. Masasarapan ba ako? Yes. Oo naman, di ba? Pero again, kung hindi ka sanay sa adobong matamis, sorry, tingin ko talaga kailangan may tamis talaga. Kailangan. Kasi pag wala, may pait lang yun, pre. Pero para promise, bar, masarap to. Kung meron kayong ibang naiisip na putahe na pwedeng gamitan ng kape, comment nyo sa baba. Kasi ako, admittedly, medyo natagalan tayo dito. Hanggang dito, bubulungan kita. Ang naiisip ko, puro Michael Jackson. Oh, eh, iba to muna! Hindi, pasok. Alam ko na siya, Dilong Hihi! Ako na. Kumbaga sa inuman, sagot na kita. Ah, sige. Knock-knock. Who's there? Dilong Hihi. Dilong Hihi. Happy Dilong Hihi! Thank you.
Sige. Kung hirala kung meron pa kayo naisip na nakatak sa kape at sa DeLonghi, pakicomment na rin sa baba. Tapos kung gusto pa makapanood ng mga gantong video, click nyo lang yan, pare. I love you, mga inaanak. Ganda nun. Ang ganda nun, pare. Ang ganda nun. Last week ko pa naisip yan, pre.